Kaya naman ang tanong ng libo-libong graduates na palaging nakapila sa job fairs at kinakalyo ang mga paa sa paglalakad para makahanap ng trabaho, saan at kanino kami mag-a-apply? Kung totoo lamang ito sa karamihan ng Pilipino, hindi na sana tayo ang may pinakamaraming mahihirap at walang trabaho sa rehiyon ng Asia. Ipinagmamalaki rin na lumiit ang bilang ng mga OFWs nitong mga nakaraang taon dahil daw ito sa maraming trabahong naghihintay dito sa Pilipinas. Ngunit nasaan ang datos? Nasaan ang patunay? Ayon mismo sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, tumaas pa nga ang bilang ng mga Pilipinong umaalis ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Noong 2009, bago maupo sa pwesto ang Administrasyong Aquino, ang average daily employment ay 2,500. Ngayon, ang average daily deployment ay umabot na sa 6,072 itong unang bahagi ng 2015. Hindi pa kabilang dito ang napakaraming OFWs na hindi dumaan sa regular at legal na recruitment. At bagaman totoo na marami ang umuwi mula sa ibang bansa, ayaw namang aminin ng administrasyon ang tunay na dahilan ng kanilang pag-uwi. Nariyan ang patakaran ng Saudi Arabia na bigyang prioridad ang kanilang mga kababayan kaysa mga overseas workers. Nandyan din ang financial crisis sa Europe na dahilan ng pagsasara ng negosyo at malawakan layoffs. Halos kasabay nito ang kaguluhan sa gitnang silangan at sa Afrika kung saan naapektuhan ang maraming overseas Filipino workers. Mayaman ang ilan, pero ang masang Pilipino ay nagugutom, naghihirap at walang trabahong mapasukan. Iisa ang sigaw ng bayan, trabaho, trabaho, trabaho. Yan ang tunay na kalagayan ng Yan ang tunay na kalagayan ng ating ekonomiya sa ilalim ng tuwid na daan. Mga kababayan, ibinida rin na sa ilalim ng tuwid na daan, umabot na sa higit 80 milyon ang kasapi ng PhilHealth. Ngunit hindi binanggit na walang pagbabago sa kulang-kulang na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa mga datos, 60% ang namamatay na Pilipino na hindi man lamang natitingnan ng mga doktor. At bawat taon, 5,000 ina at 70,000 bata na may gulang 5 taon pababa ang namamatay dahil sa sakit. May PhilHealth na, ngunit halos kalahati, 45% ng mga barangay sa buong bansa ay wala namang health centers. Ang daing ng bayan, serbisyo, serbisyo, serbisyo. Ipinagmalaki rin ang mga dagdag na classrooms para sa mga estudyante. Ngunit nakaligtaan naman ang kapakanan ng mga guro. At ang ating state colleges and universities, gaya ng Cavite State University, ang Cavite State University na nasa top 20 ng mga tinapyasan ng budget, para bang nakalimutan na sa prioridad? Sa halip na bigyan ng sapat na pondo, lalo pa itong binawasan. Noong 2014, humiling ang mga state colleges and universities
ng 59 na bilyong piso mula sa DBM ang ibinigay sa kanila, 809 na milyong piso lamang. Nagtanong tuloy ang mga estudyante, saan kukunin ang kulang na pondo? Ang sagot ng administrasyon, mag-fundraising kayo. Ibig sabihin nito, bahala kayo sa buhay ninyo. Ayon sa mga pahayagan, ang budget ng UP ay pinapyasan ng higit sa 1 bilyong piso. Ang Mindanao State University, higit 800 milyong piso. Ang Isabela State University, 77 milyong piso. Mahigit sa 150 pa ang mga bayang walang maayos na pagkukunan ng tubig. 7 milyong pamilya naman ang wala pang maayos na kubeta. Andain ng taong bayan, serbisyo, serbisyo, serbisyo. Tapat at malinis sa paglilingkod, daang matuwid, tingnan natin ang paulit-ulit na ulat na anomalya at katiwalian. Sa 2013-2014 COA reports, ipinagpaliwanag ang napakaraming departamento at ahensya sa hindi masunod paggamit ng pera ng bayan. Kasama rito ang mahigit 1 bilyong piso ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP at 14 bilyong piso ng Department of Agriculture. Bukod dito, ang tripling paglaki ng PIDAP mula noong 2011 na umabot sa 20 bilyong piso bago ito idiniklarang unconstitutional. Ang pangungutong ng halagang 30 bilyong dolyar ng mga opisyales ng MRT sa kumpanyang Inicon na ideologar mismo ng ambassador ng Czech Republic. Ito ang unang pagkakataon na ang kinatawan ng ibang bansa ang nagreklamo ng pangungutong. At nangyari ito sa ilalim ng administrasyong nagsasabi na sila ay tumatahak sa daang matuwid. Mga kababayan, huwag nating kalimutan na sa ilalim ng matuwid na daan, nabisto at naibalita ang anomalya sa pagbili ng mga baril, sasakyan at ipanggamit sa PNP, mga irregularidad sa LTO, rice smuggling, pagungutong at overpricing na iaangkat na bigas ng NFA, ang maanomalyang patubig sa sakahan ng NIA, kung sa bahan ng DBM at ibang ahensya sa PIDAP at fake NGOs, ang BIP treatment at hayagang kutungan sa bilibid, ang IMF report sa paglobo ng smuggling sa 19 bilyong dolyar taon-taon mula sa 3 bilyong dolyar noong nakaraang dekada, at ang mahiwagang paglaho ng mahigit 2,000 containers sa customs. Sabi nila, kung walang kurap, wala raw mahirap. Pagkaraan ng 5 taon, marami pa rin ang mahirap at wagas ang pangungurakot. Magtataka pa ba tayo kung bakit ayon sa Radio Veritas Food Survey, mahigit sa 8 sa 10 Pilipino ang hindi naniniwala naging totoo ang pangako ng tuwid na daan? Mga kababayan, ito ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Dumami ang mahirap, mga walang trabaho at nagugutom.
kulang-kulang pa rin ang serbisyo para sa bayan. Ang laging daing ng taong bayan, trabaho, trabaho, trabaho,